Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang tao ay dumadaan sa paghahanap ng pagbibigay sa kanya ng kahulugan ng buhay. Malimit ang hinahanap na kasagutan ay nasa pagmamahal. Nasa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal nagmumula ang uri ng kaligayahang hindi nabibili. Subalit, nasa paglayo o pagkawala ng minamahal din nagmumula ang sakit at lungkot na mahirap ilarawan. At lahat ito ay bahagi ng kabuuan ng pagiging tao. Parating na yon. Ba't hindi ka makapaghintay? Bunganga ka ng bunganga. Puro bunganga. Pinapagana mo. Maghintay ka! Kanina pa po ako dapat naligo. Atasado na ako sa lakad ko. O, kasalanan Bilagan. Ko! Ang lungo-lungo ng daan eh. O, ayan na pala. O, ayan. Pagpakalunod ka, o. Ayan, ang dami, o. Bunganga ka ng bunganga. Hoy, kutong lupa. Punuhin mo yung grandpa may pag nabaka bukas, ha? Opo, nay. Gaga, hindi mo ako nanay. Natin may susutin ko, ha? Bilis! Matagal-tagal mo. Timbalang iibigin mo, tagal-tagal mo pa. O, Jocelyn! Ayan! Laklakin mo yung tubig! Lord! Hoy, may pera ka ba dyan? Wala ko kayo. May kailangan kumita tayo bukas, ha? Ikaw, paano magkakalaman yan si Kimura mo? Tignan mo, bigas wala tayo, magreklamo ka pa. Ano gusto mo? Ilaga ako itong dalmos, ipakain ko sa'yo, o lulunukin mo, o maghahanap buhay tayo. Tay, magbubuhatan lang ako sa palengke. Tanga! Mas ko gusto yung pang magbuhat sa palengke. Makuha ka ng kakabuhat doon? Ha? Dito, ha? Isang beses lang natin gagawin yun. Pagkatapos nun, papetik-petik na lang tayo kahit tatlong buwan. Tay! Ngayon ka pa natakot. Masanay ka na. Tagad ka naman ginagawa. Halika na. Ako! Annalyn! Hindi ko sinasadya. Ang bilis-bilis mo magpitakbo eh! Bigla akong tumawid yung... Dahil sa hospital, bilis mo! Bilis-bilis kasi. Hindi ka kasi nag-iingat. Bilis mo kasi magpatakbo, pare. Tingnan mo nangyari. Eh, bigla ho talaga sumulpot yung bata. Biglang sumulpot? Aksidente ho yung nangyari. Kaya, pwede ho, nakikiusap po ako. Depende sa pakiusap mo. Alam mo, pare, yung bata ngayon tumutulong sa akin sa paghahanap buhay. Paano ko mabaldado yan? Paano pag-aaral niya? Paano kami? Bossing, tungo muna. Ano to? 2,000 sa'yo na to, pare! Magkano ospital? Magkano gamot? Eh, pambili lang naman kayo dyan eh. Grabe ka naman, oh. Boss, teka lang. Magkano ho ba po pwede para maareglo ho natin to? Pare, hindi para sa akin yun. Para sa bata yun. Para sa pakinabukas ng anak yun, para sa kanyang pag-aaral. Eh, kung ganyan ang ganyan, yan lang ang bibigyan mo sa akin. Eh, magdimandahan tayo. Naku, huwag naman ho. Bawa naman kayo sa akin eh. Magkano ho ba? Magkano ba sa tingin mo ang halaga ng buhay ng bata? Yung halaga ng buhay ng bata ngayon, sa palagay mo? Pwede na ho ba yung 50 mil? Annalyn, ano ba nangyaya sa'yo? Para matapos na yan. Para hindi abala sa'yo, hindi abala sa akin. Kukuha lang ako ng pera, babalik agad ako. Taga, sandali. Kasama na ako, baka hindi ka bumalik eh. Sandali lang. Paki-refer nga si Annalyn sa taga-Diaz sa beauty. Dok, may parating na po. Dear Charo, lumaki ako na hindi nakilala ang nanay ko. Ang tatay at pangalawang asawa niya ang nagpalaki sa akin. Parang hindi nga tamang sabihin, pinalaki nila ako,
Dahil 7 taong gulang ako sa kanila nang imbestigahan sila ng taga-Department of Social Welfare. Pagkatapos, ang natatandaan ko na lang ay may sumundo sa akin mula sa ospital at dinala ako sa Home of Joy para itong isang ampunan. Nung gustuhan mo dito, masaya rito. Marami kang makakalaro. Pwede po bang balik nila lang ako sa tatay ko? Ako, Annalyn, hindi na pwede. Tsaka ang tatay mo na rin nung nagsabi na hindi kanya na kayang palakihin. Nakukulong po ba tatay ko? Malamang. At alam mo ba, yung judge kanina, siya ang magdidesisyon kung ano mas makakabuti para sa'yo. At ang gusto niya, dito ka muna titira. Hindi na po ako makakabalik sa bahay namin. Hindi na. Ha? Bakit? Kasi hahanapan ka na namin ng bago mong pamilya. Bakit? Kasi ang mga batang tulad mo dapat pinag-aaral at inaalagaan. Ikaya ko naman po alagaan ang sarili ko. At saka ayoko pa mag-aral. Annalyn, gagawin natin hindi kung ano ang gusto mo. Kung hindi, kung ano ang dapat para sa'yo, okay? Tara na. Dito tayo, ha? Bata, anong pangalan mo? Annalyn. Ako si Elena. Huwag ka na umiyak. Hindi naman ako umiyak, ah. Hindi daw. Alam mo ako, nung bago pa lang ako dito, umiiyak din ako. Pero, okay dito. Masasanay ka din. Matagal ka na ba dito? Hindi ka ano. Pero malapit na akong kunin. Sino kukuha sa'yo? Bawang nani at tatay. Kailan? Hindi ko alam. Ewan ko. Basta malapit na. Tulog ka na. Di ako makatulog eh. Gusto mo tabihan kita? Busog ka? Tulog na tayo. Akong bahala sa'yo. Oh, kain ka na. Mamaya na. Hindi pa naman ako nagugutom. Alam mo, Annalyn, hindi uso dito yung hindi nagugutom. Kain ka na. Kasi, baka mamaya, salbayang umapon sa atin. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Kasi siguro naman, wala naman masasalbayan sa tatay ko. Bakit? Anong ginagawa ng tatay mo? Yung kapatid kong baby, binenta niya sa puti. Wala ka na ba, nanay? Meron. Nasa mental. Eh kasi, nasiraan siya ng ulo dahil sa tatay ko. Kasi, pinubugbog kami nun eh. Minsan nga, tinutulungan pa kami ng barangay. Kasi, kinukulong kami. Paano kaya yung bagong tatay natin, salbahe rin? Eh, malas na ako nun, no? Eh, kung matapat ako sa salbahe, o di nalayas ako. Sige na. Kain ka na. Sige ka. Hindi ka kumain, hindi ka cute. Cute? Eh, kasi, yung mga nagpupta dito, minsan, yung naririnig ko, ito ang kito, hindi ito yung cute. Kaya dapat, cute tayo. Kasi, kung hindi ka cute, matitira tayong dalawa dito. Ganun ba yun? Sa tingin ko lang. Sige na, kumain ka na. Sige ka. Kung hindi ka kumain, papangit ka. Sige na. Naiiwan ka dito. Paano ako kakain? Inubos mo na, oh. Wala na natira. Eh, ikaw kasi ang bagal mo, eh. Talaga? Elena, andito na sila. Kumusta ka na, Iha? Mabuti ho. Sino sila? Foster parents ko. Ano yun?
Ang ibig sabihin nun, sa kanila muna titira si Elena habang hinihintay niyo may mga mag-aampon sa kanya. Magkaka-foster parent ka rin, Iha. Aalis ka? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ay, akala ko naman hindi katotohanan eh. Matutuloy pala. Baka pwedeng dito na lang po siya. Total, wala na naman pong aampan sa kanya, di ba? Pero kasi, Annalyn, kailangan ni Elena yun para masanay siya sa buhay pamilya. Merong nanay, merong tatay. Para pagdating ng mga mag-aampon sa kanya at meron na siyang permanenteng titirhan, hindi na siya mahirapan magka-tiyas, di ba? Iiwan mo na ako. Wala na akong kaibigan dito. Ayoko na dito. Annalyn, galit ako sa'yo. Mag-isitahin naman kita palagi eh. Bex man. Hindi na magamit. Hindi ka ba natutuwa? Magkakalami ang tatay na ako. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Anak ko, nag-ampong ka? Hindi. Nag-apply ako maging foster parent. Nakapaso naman ako. Gusto ko rin mag-ampon. Iba yung mag-ampon sa pagiging foster parent. Pahihiram lang sa yung bata hanggang sa makahanap sila ng kamatch nitong magulang. Madali lang ba mag-apply? Magpa-file ka ng application. Program kasi ito ng Christian Growth Ministries. Kung gusto mo, patulong tayo kay Sister Olive. Madali lang pumasa. Basta, kumpleto ka naman sa mga requirements at, ano, Christian ang pamilya mo, madali na rin makapasa. Baka mahirap. Hindi. Pagka-apply mo naman ang application mo, may pupunta sa bahay mo para interviewin ka. Che-checkin ang family background mo, medical. Ano, gusto mo? Oo, sana. Importante itong sasabihin ko. Meron sana akong hihilingin eh. Ano mo yun, ay? Gusto kong mag-foster parent. Mag-aalaga tayo ng bata. Dito po titira? Oo. Itinanong sa akin ang nanay niyo. Sabi ko, itanong din sa inyo. Saan naman po matutulog yung bata? Kung babae, sa kwarto mo. Ngayon kung lalaki, sa kwarto ni Joel. And, Nay, bakit niyo naman ho naisipan mag-foster? Wala. Basta naisipan ko lang. Nay, paano po pagsalbahe yung bata? Sakit lang ng ulo niyo yun. Sinabi ko yan sa nanay niyo. At saka ho, pag napamahal na ho sa atin, tapos aalis na ho siya, masasaktan lang ho tayo. Lalo na yung nanay niyo. Kung hindi tayo magka-foster, dahil ayaw natin masaktan, kahit na kaya natin kumukup ng bata, aba, para tinagadamot sa pagmamahal, pwede naman natin ibigay. Eh baka naman, masasabi ka lang sa maliit na bata. Eh, yung mga anak natin, ilang taon na lang magsisipag-asawa na yan. Di, magkakaabo ka na rin. Ibang apo, ito, pag-share ng blessings. Hindi naman tayo mag-aalaga ng bata para lamang tayo maaliw. O malibang lamang tayo. Sige. Basta, kung gusto mo, susuportahan kita. Talaga? Salamat, Ramon. Kayo. Nay, sa amin po okay lang. Sige ho, Nay. Lynn, ito na ang magiging bagong bahay. Doon na lang ako sa center. Mas marami akong kalaro doon eh. Gusto mo mag-TV muna? Gusto mo mag-drawing? Bibigyan kita ng papel at color. Ay, Belen, magluluto muna ako. Dito ko na kumain. No, hindi na ho.
marami pa ho akong i-interview ang aplikante, kaya mauna na ho ako sa inyo. Yes, sige. Salamat. Salamat. Magpapakabait ka dito, Annalyn, ha? Next week, dadalawin kita, eh? Ate, nangyayari ako dito. Doon na lang ako sa center. Annalyn, kawabait lang si Nanay Rosa, kaya magpapakabait ka rin, okay? Tutuloy na ho ako. Salamat! Bye-bye! Ano po yun? Pag mas matanda ang kausap mo, mamumupo ka. Opo. Ano nga po yun eh? Eh, sorpresa nga eh. Sige na po, sabihin niyo na po sa akin. Hindi nga pwede. Kasi, sorpresa. Annalyn? Elena? Uy! Kamusta ka na? Ito, may bago na akong tirahan. May nanay ka na rin? Oo. Oh, teka muna. Alika, Malu. Pasok muna sa loob. Diyan muna kayong dalawa, pero huwag kayong lalabas sa kalye, ha? Opo. Sige. Dalaw kayo. Mabait ang nanay mo. Oo. Pati ang tatay ko. Sila? Mabait? Okay lang. Alam mo, ang sarap magluto ng mami ko. May kapatid ka. Wala. Ako, may ate at saka kuya. Buti ka pa? Okay lang yun. Masarap naman ang tsibog sa inyo, di ba? Di ba? Mas masarap pag may foster parents ka kaysa sa center. Ewan ko. Baka, di ko alam. Alam mo, ang tatay ko, hindi niya ako pinapalo. Binibilan pa nga nila ako ng damit at saka laruan. At saka pag-aaralin pa daw nila ako. Ako din. Oh. Bakit parang hindi ka masaya? Kasi, di ba, niaampon pa rin sa atin. Eh, paano kung masama yung mga yun? Huwag nang isipin yun. Ang importante, may bahay na tayo. Malambot ang kama, pagkain, at nanay at tatay. Oo nga. Tsaka makakapaglaro na rin tayo, di ba? Oo nga. Aray! Annalyn, pakihinaan naman yung TV, oh. Ate, ano yung ginagawa mo? Project ko sa eskwelahan. Alam mo, sabi din ni nanay, papasok na rin ako sa June. Okay ba sa eskwela? Oo. Eh, bakit mo pa kailangan gawin yan? Annalyn, dun ka nga muna sa nanay. Nagugulo na ako sa'yo eh. Pero, ma! Jona, alika anak. Galit na ako si ate. Ayaw niya na sa akin. Babalik na lang ako ng center. Hindi sa ayaw sa'yo na ate Jona mo. Kaya lang, may kasalanan ka. Kaya nagalit. Ayaw niya na sa akin. Annalyn, huwag ka magsasalita ng ganyan. Hindi totoo yan. Kaya ka nga nandito sa amin, kasi gusto namin makasama ka. Tanda mo ito, anak. Hindi ko magpinapagalitan ka. Iayaw sa inyong tao. Itinuturo lamang sa iyo ang tama. O sa sige. Mag-sorry ka sa ate Jona mo, ha? Kumain tayo sa laguan. Ay, naku, baka may patsyo ka.
Bakit? Ayaw ni ate na magulo. Ayaw niya na maingay. Akala ko ba mabait siya? Oo nga. Nung primero, hindi naghasalita. Nakatayo lamang. Para bang naninimbang. Tapos medyo nag-adjust din yung aking mga anak. Dahil kasi, hindi na sila sanay na mayroong bata sa bahay. Pero ngayon, ayun, para ng tatlong batang maliliit. Yung binata ko at saka yung dalaga ko, palagi naglalaro. Talaga? Ay, Nanay Rosa, meron na ho palang anim na candidates na kamatch si Annalyn. Ganun ba? Pilipino? May Pilipino, may taga-Belgium. Naku sana, Belen, Pilipino na lamang. Mahihirapan kasi mag-English ang anak ko. Hindi ko na ho decision yan. Salamat ho, Nanay Rosa. Uy, may dala akong pinya, may dala akong saging, mangga. Tay, Nati Tay. O, sige, hati tayo. Bakit si tatay lang inaalok mo? Eh, kasi po, pag mangga, tigis ang bisne. Kahit na buto man lamang, hindi mo ako maalala ang alokin. Nanay, o, si Zelo. Nanay, sino mas mahal mo? Si nanay o si tatay? Pareho. O, diba? Salang. Pareho ka? Pareho. Belen, ginapi ka yata. Oh, palamig ka muna. Salamat ho. May problema ba? Naku, wala ho. Picture taking lang para sa life story album ni Annalyn. Ano yun? Ah, ito. Bale, ito yung pictures ni Annalyn nung una namin dinalaw sa ospital. Ito ho, sa center. Tapos ito ho, nung unang meeting nyo. Nilalagay ho kasi namin ang pictures ng foster parents tsaka ho ng kapatid. Pati na rin ho yung address para kumpleto. Lahat ho kasi ng bata may ganito. Para alam nila kung saan sila nanggaling. Sandali ha. Magsusuklay lang ako tsaka magkupolbo. Ninervyos naman ako sa'yo. O bakit ho? Baka kasi... wala. Kinabahan lang ako. Baka kasi ibalita mo sa amin na meron ng adoptive parents si Annalyn. Belen, huwag niyo muna imamat si Annalyn ko, ha? Dito muna siya. Nanay, darating ho ang araw na yan. Dapat ho, di ba, handa na kayo? Tsaka dapat hinahanda niyo na rin ho si Annalyn. Oo nga. Ay, teka, sandali. Tatawagin ko lang sila, ha? Sandali lang. Sige ho. Mga lalaki nasa likod. Sige na ho dito. O, 2, 3. Lagay ni Annalyn do. Dala po ng viral infection kaya sa nagkakaroon ng high-grade fever at ng convulsions. Buti na lang wala pong brain damage na nangyari sa kanya. Pero gusto ko pa rin humakasiguro. Kaya mamaya ipapa-EEG ko siya para mas malaman ko kung may connection yung kalagayan niya ngayon at yung mga previous injuries na binabanggit ko sa akin kanina. Tulungan niyo kung gumaling si Annalyn do. Huwag po kayo mag-alala. We'll do our best.
Mahalaga, huwag uli siyang magkakaroon ng seizures. Salamat, Dok. Salamat po. Salamat, ho. Oh. Bakit umiiyak ka? May masakit pa sa'yo? Babe, tawagin natin ulit yung doktor. Oo nga. Baby, bakit ka umiiyak? Kasi may ilo ako ng ospital na may nag-aalaga sa akin. Bakit noon? Noon? Iniwan na lang ako dito mag-isa. Ibigay niya lang yung pambayad sa akin minsan. Tapos, na, umuwi na ako mag-isa. Ang saya-saya ko, Charo. Alam ko na natagpuan ko na ang pamilya para sa akin. Noon ko palang naramdaman ang mahalin at magmahal ng isang pamilya. Sa sandaling panahon, tinanggap nila ako ng buong puso. Inasam ko na sana panghabang buhay na itong sayang nararamdaman ko. Pero dumating ang katotohanan sa akin. Uy, Elena! Alam mo, pwede na tayo maglaro. Wala na ako sakit. Hindi na ako pwede maglaro eh. Di bukas na lang. Halika, meron muna ako sasabihin sa'yo. Annalyn, wala na ako bukas. Saan ka pupunta? Dadalhin ko na siya sa center. Susunduin na siya ng adoptive parents niya. Aalis ka? Oo eh. Iiwan mo na naman ako? Eh, nandiyan pa naman ang atit ko yung iba. Iiba tayo eh. Best friend kita. Lagi mo na nga akong iniiwan eh. Wala naman tayong magagawa eh. Susundin lang natin kung anong gusto nila. Sana nga, mabait yung magiging bagong nanay at tatay ko. At sana, mabait din yung kukuha sa'yo. Hanapin kita. Hanapin kita. Napalista na ba sa eskwelahan si Annalyn? Hindi pa. Hindi na. Eh? Bakit? Nanggaling ako sa monthly meeting kanina eh. Oo. Tapos ano pong nangyari sa meeting na eh? Nanalo akong best foster parent. Ay, si nanay, ha? Congratulations! Nakausap ko nga si Belen kanina. Sabi niya may... Nay? May kamats na rin si Annalyn. May adopted parents na siya. Pilipino. Taga-Amerika. Kukunin na anak natin. Alam mo kung gaano namin kamahal si Annalyn. Hindi ba pwede? Nanay, alam niyo pong hindi na pwede. Oo nga, pero parang may mali. Siguradong mahihirapan uli si Annalyn dahil panibagong adjustment na naman siya. Kaya nga ho, di ba? Pinatira sa inyo pansamantala si Annalyn.
para masanda siya. Hindi ho ba kayo ang tutulong sa kanya para mapadali ang transition? Nakatulong ba ako? Baka mas nakasama. Kung ako nga eh, matanda na. Nahihirapan. Siya pa kaya? Kaya nga ho sana eh. Huwag niyo sanang ipakita sa kanya na mabigat sa loob niyo. Kasi ho, siya rin po ang mahihirapan. Ah, Mr. and Mrs. Villanueva! Siya ho si Mrs. Cabales. Siya ho ang foster parent ni Annalyn. Paano po, Mrs.? Kukunin na namin si Annalyn sa Makalawa? Ay, saan po tayo pupunta? Basta. Sasumama ka sa akin. Rosa? Rosa? Rosa, sandali lang! Rosa! Bakit hindi ka umatan ng prayer meeting natin? Rosa, saan mo dadalhin si Annalyn? Hindi mo siya pwedeng itakas. Rosa, huwag mo na ipilit pa. Hindi. Hindi ko na kaya. Mabubuang ako kapag kinuhala sa akin si Annalyn. Alam ko. Alam mo ba? Hanggang ngayon, narito pa rin sa akin si Elena. Hindi ko na maibalik ang sarili ko sa dati. Mahirap. Masakit. Malu. Hindi ko alam kung anong dapat mong gawin. Rosa, huwag mo sirain magandang layunin mo para kay Annalyn. Alam natin kung gaano mo siya kamahal. Tara, hindi lang naman ikaw maaaring mamahal sa kanya ng ganyan. Pabayaan mo ng kaloob ng Diyos, Rosa. Ewan ko. Hindi ko na alam kung ano ang tama. Basta ang alam ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Ay, cheers natin. Mabait na bata si Annalyn. Makulit nga lang kuminsan. Mahilig siya sa manok. Kuminsan sa gabi, umiiyak siya. Haguli mo lamang ang kanyang likod. Nanaginip kasi. May vitamin siya. Nandyan sa bag. Huwag mo sanang pahabayaan matuyuan siya ng pabis. Kayong mag-alala. Aalagaan namin mabuti si Annalyn. Mahalin mo siya. Oo. Tulad ng ginawa mo. Sandali. Pwedeng mag-usap lang kami. Ito lang ang gusto kong tandaan mo. Mahal na mahal kita. Tandaan mo, higpit ang yakap po ngayon. Higit pa dito ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi masusukat. Pag nanulungkot ka, alalahanin mo sandaling ito. Sasaya ka uli. Dahil nasa puso mo na meron ka pang isang inay, itay, ate ako niya na nagmamahal sa'yo ng tao. Oh.
mo na siya. Asan na kaya siya ngayon? Alam ko masasaktan ako. Hindi ko akalain. Ganito kasakit. Dinamay ko pa kayo. Nasa Amerika na ako si Annalyn. Salamat. Gusto ko lang malaman kung kamusta na ang lagay niya. Pag may balita ka, tawagan mo sana ako, ha? Ah, yun lang mo ba pinunta niyo? Oo. Bakit? Wala ho. Akala ko lang ho kasi gusto niyo mag-foster ulit. Ah, hindi yata ako bagay na foster. Best foster parent awardee kayo eh. Hindi ako nawala ng ampon. Nawalan ako ng anak. Kahit na siguro pangalawa o pangatlo, ganito pa rin ang mararamdaman ko. Para akong namatayan ng anak. Pag-isipan po ninyo, mabuti kayong foster. Hindi nyo lang ho alam kung gaano kalaking tulong ang naibigay nyo kay Annalyn. Sana ho, malaman nyo at naisin nyo ulit mag-foster. Sana tama ka. Salamat pala. Isa lang ang natandaan ko. Mahal na mahal mo ko. Natandaan ko ang higpit ng yakap mo. Higit pa rin ang pagmamahal mo. Hindi masusukat. Pag nalulungkot ako, naalala ko ang sandaling yon. Sumasaya ako ulit. Dahil alam ko sa puso ko na meron pa akong isang nanay, tatay, ate at kuya na nagmamahal sa akin. Si Annalyn po, Nay. Pilipino ang napangasawa ko. Pinilit ko noon na gawin ang kasal namin sa Pilipinas para maka-attend si Nanay Rosa, Tatay Ramon, Ate Jonah at Kuya Joel. May sarili na ring pamilya ang ate at kuya ko. Nang nagkita kami ay nagpo-foster parent din sila tulad ni Nanay noon. Ngayong may sarili na akong pamilya, lalo ko lang na-appreciate ang mga foster parents at adoptive parents tulad ng naging mga magulang ko. Sana isang araw, maibalik sa ibang batang nangangailangan ang pagmamahal na binigay nila sa akin. Gumagalang, Annalyn.